na ba marriage na sambayanin ng batal? Ama ng aming Ama naming lumika, ipagkaloob mo ang mga dapat ialay upang ang aming sabayin ang iyong alam. Kawan mo kami at pagbigyan upang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, lubang na bagbag ang kanyang loob sa magkakamali ng tao sa sinukob. Kahit minabuti niyang siya'y panganak ng biring bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibing kamatayan, kami ay inagaw na namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ang magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Gayun din naman ang matapos sa kapunan, inawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ang bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
ang misteryo ng pananampalataya. Ibigay buhay at ang alis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat kay kami minarapan at umayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Busbisin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Benaventura, anang tanang kapalian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga kumanaw. Kaawaan mo sila at natuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pag-inapatid kami lahat ng mga salim sa iyong buhay noong wakas. Kaysa ng mahal na Mary Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, na kanyang esposo, na mga apostol, ni San Martin, at ang lahat ng mabanal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa magitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ang kalangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Upang tayo ay wag mag-worry at itulog natin na hindi namin pakinabangan ang kaligayahang walang katapusan ng ating Panginoong Jesucristo. Kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan dakilang araw ng pagkakahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan niyong sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa iyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa kalooban
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.
Lumuhod po tayo para sa panalangin laban sa parusa ng kamatayan o death penalty. Ama, pinagmumulan na tagapagbigay ng buhay, tinataas namin ang aming mga puso at mga hinain sa iyo. Tulungan ninyo kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Ang ating itutugon, Panginoon, ilumin niyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nakararanas ng sakit at habis dahil sa karahasan at krimen, Panginoon, ilumin niyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karahasan sa karahasan na kapwa nakikipagtunggali sa galit at puot na kanilang nararanasan, tugon. Para sa basag-basag naming sangkatauhan na ginagapos ng hangaring magtiganti, tugon. Para sa aming sugatang lipunan na inililigaw ng ilusyong dapat kumitil ng buhay upang ipagtanggol ito, tugon. Sama-sama nating sabihin, tulungan ninyo kaming lumikha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutoksong sumang-ayon sa marahas na pagingganti, tugon. Para magkaroon ng paninindigang kilalanin at taguyod ang dangal ng lahat ng mga tao, tugon. Para magkaroon ng karunungang makita na ang karukaan, kawalan ng katarungan at kakulangan ng edukasyon at hanap buhay ang maaaring ugat ng kriminalidad. Para ang patnubay at habag ang maging daan upang maibsan ang pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng karahasan, tugon. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kalutasan na magtataguyod sa dangal ng lahat ng tao nang sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagkasundo, tugon. Para sa inspirasyong bagumi ng lipunan batay sa pag-ibig at katarungang humihilom mula sa kasamaan, tugon. Manalangin tayo. Ama ng habag, hinahayaan niyong pumatak ang ulag sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan niyo kami ng isang pusong tulad lang sa inyo upang sa gayon ay magmahal kaming katulad ninyo. Kahit sa mga taong nagdudulot sa amin ang sama ng loob, sa aming bansa ay lumalaganap ang isang matinding hangarin na magtiganti at isulong na punuin ang death row. Ginagamit ang panawagan na magkaroon ng katarungan bilang balat kayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Maghari nawa ang tunay at hindi panandali ang katarungan. Jesus na aming kapatid, dumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga may kapangyarihan, subalit hindi nyo inayaang pagtagumpayan kayo ng pagkapuot. Tulungan niyo kaming iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karahasan upang ang aming walang mali na pag-ibig ang siyang tumulong sa pag-ilom ng kanilang mga sugat. Banal na Espiritu, Panginoon na tagapagbigay ng buhay, pinalalakas niyo kami sa pangikibaka para sa katarungan. Tulungan niyo kami upang walang tigil kaming kumilos laban sa kamatayang ginagawang legal ng pamahalaan. Gayon din naman, tulungan niyo kaming baguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at paggalang upang huminto ang karahasan at manaig ang kapayapaan. Amen. O Maria, ina ng buhay, ilayo niyo ang sambayan ng Pilipino mula sa kapangyarihan ng kamatayan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pablo Unang Ermitanyo, San Martin de Porres, patron ng mga may sakit. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ngayong kaawaan upang ang aming pinagsaluan ay magdulot ng aming pagkilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Inilulog namin ito sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiubo muna kayo sandali para sa ilang paalala.
Una ay sa dating na Miyerkules ay kaya po bahagi yun ng ating pagtuon. Huwag nating kalimutan, no, na pakidala po ang inyong mga palaspas sa dito po sa ating parokya hanggang sa Martes na alas 6. Kasi yun po yung panahon pagkata sa ganap po na ikapito bago tayo magmisa ay yun po ay susunugin. So kung madala niyo po bukas o nga kamamaya ay alubos po natin ikagagalak. So yun po inyong po palaspas na siyang ginagamit natin para po sa pagkapahid ng abo. As Wednesday, pinaalala ko lang po, no? Ito ay araw ng pag-aayuno at araw ng abstinensya. Abstinensya, hindi pagkain ng anumang uri ng karne maliban ng isda. Ang pag-aayuno, isang buong pagkain lamang. Isang buong busog na pagkain. You will still eat 3 times a day, pero yung dalawa, hindi busog. Wala mo munang merienda. Para maramdaman natin yung pagkagutom. At yung matitipid namin sa ating pag-aayuno at sa ating pag-absinensya, mas makahulugan na kung yan ang gawitin natin sa ating kawang-gawa. Mas makahulugan po ito. Ito ay tinatipid ko ng aking pag-aayuno at pag-absinensya para ano? Matulungan ko yung taong higit na nangailangan. So, naging bahagi ho. Tuyan po yung espiritu ng kadahilanan ng espiritu po ng ating pagdiriwang na ipinahayag ng ating Panginoon si Kristo. Ang paghihirap na nagdudulot ng kaligtasan sa iba. Kakaibati po ng simula ng ating Kwaresma ay yung pong ating bisita, kung tawagin po natin ni Paris Station o Lakbay Dasal, ang ating pong patutunguhan, sabi ko nga po ay Zambales. Ito po yung mga lugar na ating patutunguhan. No? Una sa Puntulan, sa Shrine ng Pinang Buong Bato. No? Hindi tayo mag-imisa. Pangalawa, Puntulan, yung Paris Church, Paris of Santa Monica. Pangatlo, sa Iba, Cathedral of St. Augustine. Pangapat, sa Kabangan, Paris of St. Rose de Lima. Panglima, sa Narciso, Paris of San Sebastian. Nakatuwa po sa Zambales na iba yung pangalan ng kanilang bayan. Pangalan din ng santo, no? Pero iba yung kanilang patron. Hindi yung katulad sa atin, sa bayan, no? Ang patron ay si San Pedro, ang bayan ng San Pedro, no? Santa Rosa, bayan ng Santa Rosa, ang patron ay Santa Rosa. Sa kanila hindi, no? Iba yung pangalan ng patron at iba yung pangalan ng bayan. Pang-aming, San Antonio, Paris of the Holy Infant, Castillejos, Paris of San Nicolas de Tolentino. Ito pong mga simbahan na ito ay mga 1700, no? Mga luma na ang simbahan. Pero makikita niyo po na biniyaan ang Laguna kasi mas makikita niyo po yung diferensya. Mga lumang simbahan, 1763, 1800, ano, katulad din po ng mga luma nating simbahan. Pero makikita niyo po ang ilang mga pagkakaiba kapag nadalo niyo. So yan po ay makipag-ugnayan lamang po sa ating opisina
1,200. Yung ating pong ibibigay para po dito. Kasama na rin po dito yung bahagi. Bahagi na rin po ito na makatulong tayo sa ating simbahan. Kasi bahagi po nito ay yung proceeds ay sa ating pong simbahan. Yung 200 pesos, sabi po nila ay para po sa ating simbahan. At ang mga nagbigay po ng tithes ay Boy SP Ariencia 4, Damian Mercado 6. So 10, 185 plus 10 equals 195. So muli po, maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. Magsitayo po kayo. Wednesday, may misa na umala tayo sa umaga. Ang misa natin sa umaga ay gagawin natin sa eskwelahan. Kasi doon na rin magsisimula yung pagpapahid ng abo. So para makapagpahid tayo ng abo sa umaga. Sa elementary school, sa Adelina 1. And then may misa pa rin tayo rito sa hapon ng 7 o'clock. 7 o'clock ng umaga, 7 o'clock ng gabi. Sa darating po na Miyerkules ng abo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang di malinim na kapayapaan ng Diyos Ama, ang lilingap sa inyong puso at pag-iisip sa pamagitan ng pagkakilala at pag-ibig niya at ng kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggang. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo, taglay ang pag-ibig ng Diyos ng